katensyon sa kilos protesta ng ilang militanteng grupo sa Maynila nung nagpumilit silang makalapit sa US Embassy pero hindi pinalusot ng mga pulis. Isang lalaking napadaan lang ang kinuyog dahil napagbintangan siyang espiya ng mga pulis. May report si Cedric Castillo. Halos makuyog ang lalaking ito matapos pagbintangan na espiya ng mga pulis sa kasagsagan ito ng kilos protesta ng grupong sandugo sa kanto ng Calao Avenue sa Maynila kanina. Ang lalaki, napadaan lang daw galing sa medical check-up. Hinila ko doon papunta sa gilid, doon na dumami yung ano sa akin doon. Bali sumugod sa akin doon. Anong ginawa sa inyo, sir? Bali may ano, may nagkuan dito, kinadyaka ko nung nakakuan dito sa taas, tapos nito sa gilid. Tumulong ang militanteng grupo para mailayo ang lalaki pero balak pa rin daw niyang magsampa ng reklamo laban sa mga organizer. Ang bayan nangakong magsasagawa ng sariling investigasyon at maglalatag ng kaukalang aksyon. Maliban sa insidente, tuloy ang kilos protesta ng ilang militanteng grupo sa unang salubong ng mga realista at mga nakaabang na pulis. Ilang minutong naging tensyonado at nagkatulakan ang dalawang panig. Balak ng mga realista na makalapit sa US Embassy pero hindi sila nakalusot sa MPD. We would be very lenient sa kanilang kagustuhan but hanggang dito lang. Hanggang anong oras sila sumunod? Hanggang kailan nila gusto, kahit ilang oras okay lang po sa amin. Tutol ang sandugo sa anilay pakikialam ng Amerika, partikular sa gera sa Marawi. Isang effigy ni US President Donald Trump na nakasakay sa isang bomba na may mukha ni Pangulong Duterte ang sinunog ng mga militante. Sa simula pa lang ng kanyang termino, bukang bibig na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatibay daw sa ugnayan ng Pilipinas at ng China at ang pagbaklas naman di umano sa US. Pero ang mga nagkilos protesta dito sa Maynila, hindi raw naniniwalang may independent foreign policy na balak ipatupad ang administrasyon. Yung kanyang pivot to China ay isa po yan para makapag-utang si Duterte naman sa China dahil kulang ang pinapautang ng US. Pero ang may malaking control pa din sa Pilipinas ay ang imperialistang Estados Unidos. Patuloy namin kinukuha ang panig ng Malacanang pero dati nang sinabi ng palasyo na interes ng bansa ang pasehan ng mga pulisiya ng Pangulo. Sinabi rin dati ng Armed Forces of the Philippines na technical assistance at hindi actual combat ang bahagi ng Amerika sa gyera sa Marawi. Cedric Castillo, GMA News.